maganda yung pugo, kumikita tayo. Nilabas si Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. May information, kakilala ba ni Mayor Digong or kayo, sir? Eh, usapin ni Alice Go. Salamat ka nga, papicture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpapicture sa akin? Sir, kayo initially nagkaroon na rin kayo ng, o nagkaroon na kayo ng investigation about POBO, di ba? Tungkol sa epekto sa ating public order. Ngayon, lumalalim yung investigation ng Committee on Women dahil nga lumilitaw na may involved na na marami ng mga criminal activities and possibly pa na yung si Mayor Alice Guo, hindi tunay na Pilipino at parang ginamit lang para makapasok din yung POGO. So, kayo ba handa na sumuporta dun sa panukalang total ban ng POGO sa ating bansa? Yes. Mm-hmm. Yes. Noon, yung stand ko, di ba, sabi ko sa inyo, yung laman ng aming committee report is that we're supporting the banning of POGO provided bigyan ng adjustment period, di ba, para at least 2 years. Yung mga stakeholders dyan ay magkakaroon ng panahon para mag-scale down sa kanilang operation at mag-shape sa ibang undertakings. But right now, na nakikita ko na medyo talagang nagiging palakas ng palakas yung threat against the national security dahil sa pugo na yan. Then, pag sinabi ng Malacanang na i-ban right away, okay na ako. Sir, nagkamali kaya ang Duterte administration ng payagan na papasukin ang POGO sa bansa? Well, depende sa sitwasyon. Eh, diba? Kung nakita nyo noon na maganda yung POGO, kumikita tayo, source of income, nagamit naman nung panahon ng pandemic, di ba? Nagamit ng nung panahon ng pandemic yung income ng POGO. Then any income generating revenue na legal tingin ng gobyerno ay nakakatulong sa ating ekonomiya, nakakatulong sa government operations. Pero nga nagde-develop na into ito ngayon, then it's about time for the government to act on this. Action na dapat ng gobyerno. Okay, Nympha. Sir, di ba nag-hearing din kayo sa POGO? May committee report na ba tayo doon? Meron. Ang committee report namin doon is if the government nga decides, meaning Malacanang, kasi sila naman regulating agency. O hindi naman yan, papel ng Senado na i-regulate ang POGO. Sa atin, ang committee report natin is limited to recommendations. We have to recommend to Malacanang na kung i-ban ang POGO, dapat i-scale down, bigyan ng adjustment period, one year or 2 years na adjustment period. Yun ang aming initial na nasa committee report namin. Pero ngayon, dahil nga sa mga development ngayon, yung committee report na yun, okay na yun, pasa yun, pero stand ko, personal stand ko ngayon, okay na ako kung direkta na right away, hinto ang POGO. Dahil because of national security issues. Okay, Daniel. Sir, ano pong take nyo lang dun sa controversy dun kay Mayor Alice Guo? Hindi ako masyado nagsubaybay. Hindi ako naka-attend ng hearing yan. Ha? Pero ang importante dyan, siguruhin talaga na Pilipino siya. Kung hindi siya Pilipino, she should go home. So, sir, hindi niyo siya? Go home to her home country. Kung hindi siya Pilipino. Sir, meron po kasi Senator Risa Hontiveros kahapon na picture na I think kasama si former President Duterte. May information, kakilala ba ni Mayor Digong or kayo, sir? Wala akong information, pero anybody naman magpapaselfie sa senador sa presidente. Ako nga mga drug lord ba sa doon sa Lanao, nakapaselfie sa akin. Hindi ko alam, drug lord pala yun. Paano? Hindi naman siya magsabi, sir, drug lord ako. Magpapaselfie ako sa'yo. Paano yun? Politiko ka eh. Sige, selfie. Mamaya, pag alis ng drug lord, sabi sa isang taga Marawi, sir, nagpa-picture ka. Drug lord yun, sir, yung nagpa-picture sa'yo. O ano pang magawa ko ngayon? Tapos ng selfie. Sir, yun daw kasing picture, parang kuha sa bahay mismo ng dating Pangulo. So parang intimate setting. Anybody can visit the president as long as you are
you are a good person. Huwag ka lang criminal, huwag ka lang hold upper o drug pusher. Pero yun nga, kung hindi ka kilala ni Pangulong Duterte, alam nga naman sabihin ni President Duterte, oh, hindi ako papicture sa'yo. Eh, kung sabihin ni Alice ko, pasalamat ka nga, papicture ko sa'yo. Hindi ka naman magandang lalaki. Bakit ka ayaw magpapicture sa akin? Di ba? Ganun lang yun. Pag politiko ka, anybody can have pictures with you. Pero sir, kumbinsido ka na nagiging national security threat na yung Pogo dito sa atin. Yes, oo. Kumbinsido na ako. Mahirap yan, mahirap yan. Lalong-lalo na with the situation developing at the West Philippine Sea. Okay, Mayan, meron ka pa? Okay na. Okay? No more question? Okay na tayo. Okay na? Wala ka nang gusto idagdag, sir? Wala na. Okay na ko. Okay na. Salamat, ha? Kumusta pala si Digong at saka si, Senator Bongo at saka si Bastet? Well, nag-usap kami ni Senator Bongo kagabi, sabi niya. Nag-usap na kami, pre. Okay na kami. So, okay na daw sila. Umuwi si Senator Bongo, last weekend ba yun? No? Kailan pa siya umuwi? Masasabi niya sa akin kagabi, okay na pre, nag-usap na kami. Yun lang, alam natin, si Senator Bongo is not a quarrel type of person. Diba? Tahimik lang yan, hindi yan pala away. Hindi nga yan masyadong nagsasalita sa mga issues dahil gusto lang yang makatulong sa kanyang kapwa, tumulong kung may maitutulong. Pero hindi siya yung type na vocal at palaban. Mm-hmm. Yung palaban, ako yun. Mm-hmm. Hindi siya. Ha? Ano yun? So sir, kaya sumang... Kalbo. Ay! Ako pa naman sponsor ngayon sa snacks ninyo. Joke lang daw yun, joke sir. Then, wala, that's, do you think that's my weakness, yung aking pagkakalbo? Do you think that is a threat to my personality? No. It is my strength, yung aking pagkakalbo. Yeah. So, sir, si Baste. It is my strength and it is my opportunity to be known to the people, yung aking pagiging kalbo. Huwag kang mag-alala. Sabihin mong kalbo ako, wala akong problema. So sir, si Baste, kay Senator Bongo lang medyo sumama ang loob for not being vocal sa mga problems ng Davao. Yes. Sa inyo hindi. Wala naman siya sinabi. Wala naman siya sinabi. And then ngayon okay na ho sila. Okay na sila. Okay, Mayan. Okay. Sa, kwa lang? Sa Facebook. Yun. Facebook. Alam may mga pronouncement na naman tayo diyan sa mga nangyayari. Kaya siguro hindi siya nagtampo sa akin. May mga pronouncement na naman tayo. Yung alam yung issue sa yung raid sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, I reserve my comment dahil nga nag-file si Senator Romero Padilla ng resolution asking my committee to investigate, conduct an investigation in aid of legislation doon sa nangyari sa KOGC, Kingdom of Jesus Christ. So, kung mag-comment ako na mag-comment ngayon, mapipreempt yung aking investigation. Baka sabihin nila, wala na, useless yung investigation ni Bato. Bias na yan dahil meron na siyang kinakampihan sa kanyang mga comment. So, hindi muna ako mag-comment para hintayin natin yung resulta ng investigation. Pero sir, magiging fair yung investigation considering na malapit ka nga din kay Pastor Kibuloy. Considering na I am a former chief of the Philippine National Police, at the same time, I am a Davaoino. Yung mga tinamaan doon sa raid, yung mga kababayan ko, mga taga-Davao. So, you expect fairness. Kasi, pero mahal ko yung dalawang parte. Mahal ko ang PNP, mahal ko ang Kingdom of Jesus Christ na mga Davaoino. So, sa gitna ako.
Hindi kayo makahanap ng unfairness or bias sa aking gagawing investigation. Okay, may Ann, last. Sir, sorry, pahabol na lang. Sir, yung sinabi niyo kasi kayo na nag-usap na kayo ni Senator Bongo na parang Lone Ranger yung campaign yung guerrilla style. May we know what do you mean by that, sir? Anong itsura nung in-launch yung campaign kung sa kasama? Eh, kung saan lang kami i-accommodate, doon lang, parang NPA ba? Kung sino yung masa nila doon sa kabarangayan, doon lang sila pupunta, akyat sa bahay ng masa. Kasi mamaya, pag akyat ka sa hindi mo masa, i-report ka sa PNP, report ka sa army, patay ka. Parang ganun. Kasi, kung sino lang mag-accommodate sa amin. Yun lang kasi, hindi kang part ng administration, wala kang sariling entablado na akyatan. Hindi kagaya pag manok ka ng administration, may sarili kang entablado sa lahat ng LGU, sa buong Pilipinas, kung saan kayo gusto pumunta, meron kayong venue, meron kayong host, meron kayong mag-asikaso, ganun. Eh kami, wala kaming ganun. So, guerrilla type, kung saan lang makahanap ng chance, tsuk, tira, tsuk, ganun. Guerrilla nga, kung saan lang makahanap ng opportunity, strike. Withdraw. Sir, ano bang itsura ng PDP laban ngayon? Sorry, sir, di ba? Namin naman natin na mahina sa ngayon, sir. Walang centralized funding kayo, sir, sa campaign kung sakasakali. Ano nga na ruling pa yung PDP laban sa yung presidente pa si Pangulong Duterte, 2019. At that time, ang support naman is nasa baba. Nasa baba, hindi doon sa partido. Sabi mo, yung partido, mayroong pondo, mayroong resources na gagastusin para sa magmamount kayo ng campaign. Hindi po ganun ang PDP laban. Wala pong pera ang PDP laban. Mahirap po yun na yung PDP. Mahirap po yun na partido. Walang pera. But with the Duterte's coming in, tingin niyo mas magiging maayos yung campaign strategy ninyo for 2025? Yes, most likely. Dahil nga, mayroon pa rin kahit papaano, may mga LGUs pa rin, may mga gobernur, mga mayor pa rin na humahanga kay Pangulong Duterte at willing to support the group kung pupunta sa area nila. Okay, last question for Raymond. Looking forward, so 2025, syempre, nabanggit mo nga kasi na para bang naghahanap kayo ng makakatulong sa inyo, especially with Senator Bongo. Wish nyo pa rin na kung sakali without considering na may wala, halimbawa walang tatakbong mga Duterte at kayo na lang, wish nyo na mapasama sa administration ticket? Hindi wish, kundi alam nyo mas maraming susuporta sa'yo, mas malaking chance mong manalo, di ba? Normal yan, tatakbo ka, bakit ka you run to lose? No, you run to win. So ano nga yun ang mga maging chance mo pag tatakbo ka? Saan ka magkakuha ng malaking chance? Eh pag kinarga ka ng Malacañang, ng administration, napakalaking chance mo dahil administration yan eh. So mas maraming kakarga sa'yo, mas malaking chance mo. So yun lang naman. Kahit na hindi tayo gawing manok nila, kung basta hindi lang tayo gigipitin, okay na yun. Ha? Kasama kayo sa slate. Ay, hindi tayo pwede mag-demand, hindi tayo pwede isama tayo dahil makapuno na sila. Makapuno na sila, hindi na tayo maikarga. Sir? Or kahit na hindi na puno, baka hindi nila tayo type. bakit ka na ikakarga kung hindi ka nila type? Di ba? Ganun lang yun. Sir, physically, kaya pa ba ni dating Pangulong Duterte mangampanya at mupo for 6 years as senator? Physically, kaya pa ni dating Pangulong Duterte? Lumakas naman siya ngayon. Wala na siya ang trabaho. Hindi siya presidente. Lumakas naman siya kahit na may edad na siya. Pero very sharp pa rin yung utak niya at ganda yung aura niya. Di ba? Maraming mga 80 years old na above pa na senador noon. Noon pa. Noon. Tingnan nyo sa records ng Senado, maraming mas matatanda, di ba? JPE. Marami. Sila Drilon. Kaya niya yan.